Ayan, magandang gabi sa lahat. Sa video ngayon guys, we'll have another dissecting the meta. So as you can see, Rage team na naman to. Pero guys, naka-focus na guys dun sa AOE, no? Yung gumagamit na ng AOE. So wala namang financial advice sa video na to guys. I'm just sharing ideas. Sinama ko na rin guys dito yung date, no? Dahil for sure magbabago yung mga values dito. And yeah. Pero guys, bago simulan, don't forget to like the video muna and subscribe to the channel kung hindi pa. At kung okay na yan guys, simulan na natin. Okay, so yung front axe natin guys would be a plant with Gaia's Embrace. And right now guys, ang mahal ng Gaia's Embrace, like 343 USD siya, grabe no. And then yung charms na nakita nyo dito guys, hindi naman ito guys yung gagamitin natin. I would just like to share kung ano yung madalas na ginagamit ng mga tao, no, sa kanilang plant na front, no. Yung iba gumagamit ng scotch tape na nilalagay nila sa saan ba yun? Sa cotton tail, no. Usually sa cotton tail do. Now, yung pre-order tag usually sa ano to, sa innocent lamb or sometimes sa cotton tail. Itong razor nilalagay nila guys sa chubby kung meron chubby yun. Sun stamp kapag may little branch, yan, nilalagay nila sun stamp kasi AOE, no, tapos mayroong damage. At yung paglagay ng sun stamp would prioritize the kill dun sa backline habang nag-AOE ka. And then pag meron pang mga tira-tirang potential points, talagay na lang natin guys ng HP charms dun sa beast, no, kasi usually beast yung katawan, yung parts nito eh. Although yung body niya is plant, no, para lang magamit yung Gaia's Embrace. So ayun na nga guys, no. And Haseyo, ano yung pinili mong axe dito, no? Ano itsura niya? So ito guys, pinili natin. I know guys, ang mahal, 100 USD, 3 digits agad ang mahal, no. Pero yeah, it is what it is. Pero meron namang budget version, no. As I will show you later yung iba pang parts na pwede. So anyway, ito yung pinili natin with the following skills: Chubby Innocent Lamb guys, Ronin Confident, Little Branch, and then Cotton Tail. Now, kung ayaw mo yan at gusto mong maging budget, you may try checking the other parts na available, no? Sa ice, you can go for little piece. I think ito yung mura. You can go for puppy, for back, pwedeng hero, pwedeng jaguar. And then for the horn, you can go for dual blade, guys. Okay? So, yan na. So given this axe, ito at saka yung Gaia's Embrace, Haseyo, ano yung pinili mong charms diyan? Okay. So for the charms guys, ito. Pinili ko yung razor, no? Para dito sa chubby na to. And then the rest of the potential points na natitira, kasi 12 yung potential points ito sa beast, no? HP na lang. Pero just to let everyone know, no, yung iba ginagawa is hidden resource, isang HP yung 2 potential points, and then yung remaining 5 potential points ginagawa nilang pre-order tag, nilalagay sa cotton tail. Pero kanina chine ko yung marketplace guys, wala nagbibenta, so definitely pag may naglapag doon, overpriced na naman, no? So ang hirap. At nakita naman ako guys ng mga lineups na yung plant nila ito lang yung suot, tapos yung the rest HP, and okay naman sila, no? So magkano na yan? Ito na nga guys, ang mahal. 478 USD. Sana all may ganyan, no? Sana siya sa iyo mabigyan ng ganyan. Kahit hindi na to, kahit wag yun ako bigyan ng ganito, ito na lang. Yung 478 USD, goods na yan. So yan guys yung front axe natin, no? Now sa midline, itong Rage AOE. Yan, ganun pa rin naman. Naka-collect and protect yung midline. Right now ito is 127 USD. And yung common charms na makikita sa midline ng mga AOE na ganun would be, so merong secret cocoon, merong ano ba to, lazy snail ata pangalan nito, and then trickster card. Okay, so later ipapakita ko ano yung pinili ko guys, sinimplihan ko na lang yan, pero abangan nyo kung ano yung nilagay natin. Okay, so for the axe guys, ito guys pinili natin, no, sinimplihan ko lang kasi pag ginaya ko yung nasa taas, sobrang mahal, pero meron kasing ilan dun na parang ganito yung gamit, okay naman, nasa top pa rin naman siya guys, no, kaya pinili ko to. Pwede naman palang simple na lang eh, bakit kailangan pa bumili ng mahal, diba?
Okay, so ano yung mga skills dito? Dalawang banish guys, no? Yung bookworm tsaka yung larva, nandyan. And then we have here buzz and pincer. Okay, diba guys? Isang AOE, isang single parasite, single din. And then pinaka-importante guys, no? Para hindi maka-backdoor yung kalaban is itong tail, no? Yung ant, no? Usually, nilalagyan nila ito guys ng secret cocoon, no? Yan, yung secret cocoon na to nilalagay dito sa ant, no? And then itong lazy na to nilalagay sa buzz. Pero usually kung may earwing, sa earwing nilalagay yan. And then syempre guys, yung mga trickster dun sa mga banish cards, no? Okay. So ito nga yung budget guys, pero kung gusto mong, kung hindi mo trip yung mga skills dyan, ito naman yung nakita natin ibang cards na I think mas bet mo yung ilan dito, no? Dahil mas mahal yan. Okay, sa mata, you can go for Neo, you can go for Nerdy. For ears, you can go for earwing, which I think is good kasi AOE talaga yan, no? Tapos sa back, scarabs yan, maganda rin yan, scarabs. And then sa mouth, instead of pincer, you can go for square teeth, you can go for mosquito. And then for horn, you can go for lugging caterpillar. So parang ang nangyari dito, you want to maintain the potential points, no? You want it to be pure para mataas yung potential points at maraming masuot na runes and charms. Okay. So ayun na nga guys yung Axie, no? And then yung collect and protect. Kasi yun, ano yung pinili mo? So ito na nga guys, pinili ko yung budget na lang. So huwag kayong matawa guys, alam ko dalawang trickster card, ano ba naman niya sa'yo? Sobrang barat naman yan. Nakakita kasi tayo guys ng team na dalawang trickster lang, nilagay lang dito sa mga banish. Okay na siya. So later, meron tayong section ng leaderboard performance at makikita nyo guys. Dalawang trickster lang, okay naman na. Pasok naman siya sa top 50. Okay? But anyway, itong Axie na to, itong collect and protect tsaka yung dalawang trickster will be costing 199. Yung remaining potential points, you can go for HP na lang. Alam nyo naman guys, walang class specific charm yung bug na nagbibigay ng HP. So definitely, you will go for the neutral, no? Kaya nga ito yung reklamo ng mga tao, ano ba naman yan? Bug class, dapat tank yan. Ba't walang HP charms na class specific, di ba? But anyway, yan ang midline, 199 USD. Now yung backline guys, yung naka-ende, syempre, mahal yan. So magkano na ba yung last check mo? Kasi yun, nung endless, ito na nga guys, so 538 USD. At ito yung commonly used na charms, no? Ng Axie na ganun. So merong gumagamit guys ng scotch tape. Usually, nilalagay nila to guys sa imp, I believe, no? And then itong razor, dun sa chubby, no, kung may chubby. And then itong sand stamp, dun sa little branch, no, kung may little branch. Yeah, so ayan yung commonly seen, no? Madalas ko nakikita na charms na suot nila. Pero kasi yun, ano yung pinili mong Axie? So itong pinili ko Axie guys, budget lang, no? Ayan guys, ang... Okay na rin siya guys, ito na nyo. Beast siya, beast yung katawan. Tapos yung, meron siyang apat na AOE, no? Namely, Chubby, Earwing, Tri-Feather, and then Grandma's Fan. Diba? And then, meron na lang kasama ditong Dual Blade tsaka Goda. So, this is only 32 USD. Diba? Medyo budget lang siya. Pero syempre, pakita ko rin yung ibang cards na ginagamit ng iba, no? So, yung iba naman sa ears, gumagamit ng Believer. Pero I think mas okay yung ano. So, itong earwing, no? Sa back, Ronin, pwede rin to guys kasi maganda to pag ginagamit mo tapos naka-rage yung Axie, okay din yung Ronin, no? And then for the mouth, yung iba may gumagamit ng Confident, gumagamit ng Axie Keys or yung Kotaro mouth guys, yung sa reptile, no? And then for the horn, yung iba gumagamit ng Imp, which is good kasi 'di ba, nag-rage to eh. So okay yung Imp, little branch, ito nga yung guys, nilalagyan nila ng ano, sun stamp. And then Paki guys, no? Okay din naman yung Paki para medyo magulo guys, no? Unpredictable ba? Okay. So ayan na nga guys for the backline. And itong beast na yan guys, ang potential points niya sa beast class is only 6, no? Kasi maraming ano dito eh. Maraming ano ba to? Maraming ibang class, no? May dalawang bird, isang bug, no? So 6 na lang guys yung natira sa yun nga, potential points ng B. So ano yung pinili mong ano, charm? Okay, so ang pinili ko guys, wag kayong matawa guys ha, ito lang pinili natin, yung hidden razor, no? Okay na yan. And then the rest of the potential points, pwedeng damage na lang siguro, okay? But grabe no, amal talaga ng Endless Angel, talaga umangat eh, no?
So yung backline guys, because of endless anger, umabot ng 588.5 USD. Pero guys, kung meron ka ng endless anger with you, yung nakadraw ka kunwari, o di pwede ka nang bumuo guys, no? Pwede ka nang maghanap ng pwedeng paggayahan na budget kung walang endless anger, o di ba? But anyway, so yan yung backline at given that, magkano na yung total cost ng team? Okay. So, kung tama ang compute ko, I hope tama naman guys, no? It will cost you, yung entire team, 1,265.5 USD. So, sa peso, assuming isang dollar is 58 pesos. So, ano siya? 73,399. So, yung nakikita nyo dyan, yan yung makukuha nyo. Grabe, no? Tinanggal ko yung mga, alam mo yun, yung mga overprice. Grabe yung mga presyo, yung mga scotch tape, alam ba yun? Pati yung kukun, mahal na rin yung kukun guys eh. So yan na lang siya guys. Okay. And then so given that ano yung profitable rank. Okay, so 73,000 yun. Pwede kang mag-profit if you were able to reach top 51 to 100, which I think kaya niya naman. Kaya niya naman. Okay. Pero hindi ko alam kung sobrang budget yung ginawa ko, no, na pwede na siyang pumalag. Pero again, you can improve some things here. Binanggit ko naman na yung napansin ko. Aangat pa to ng konti para mag-guarantee mo yung top 51 to 100. Kasi ako, I believe, kayang-kaya niya. Okay? Kaya nga kung meron ka na, especially yung mga runes and charms, pwede tong i-push eh. Kung meron ka na na runes and charms, ha? Pero kung bibili ka pa, hindi na. No way. Pero depende pa rin sa ano, wala namang financial advice dito guys eh. Okay? So yan na nga guys, no? At ito na nga, tignan natin guys yung leaderboard performance. Kumuha tayo ng ilang sample, no? Just to prove na talagang may ganitong team, baka makasabihin nyo, invento lang eh. So naisip ko i-include to sa section ng discussion ko ng Dissecting the Meta. So kumuha ko ng tatlong players, sina Sensi, si Tape Overprice, tsaka si Will Chin. Yan. So this is from Axitech. So tignan nyo guys yung beast ni Sensi guys, di ba? Naka ano siya, naka Hidden Razor, and then the rest are just basic. Okay? Ito naman kay ano, kay Tape Overprice, tignan naman guys yung beast niya, no? Hidden Razor lang, tapos the rest are just basic. And then ayun na nga guys yung plant, no? Gumamit lang siya ng Hidden Razor ulit, the rest are just basic. Kaya parang pwede rin to guys, 'di ba? Hidden Razor tapos mga basic to Hidden Razor. Kapareho nung Tape Overprice. Okay? And then ito guys, 'yung naging basis ko doon sa ano, sa bug. Tingnan niyo to. Si Will Chin, no? Dalawang trickster tapos the rest are just basic, no? HP na lang nung neutral kasi walang malagyan ng HP. So okay naman guys, pumapalag naman siya, no? That's why sabi ko, baka pwede naman. Okay? Pwede naman palang simple yan eh. So, with the information from those who are using, ito yung na-come up ko na team. Yung effectivity niya, syempre, I cannot assure pa because hindi ko naman gamit to, no? Pero, yeah. So, ito lang yung effort na ginawa ko just to showcase the team and then try to estimate yung presyo niya, assuming you want to go to the budget, pero somehow competitive pa rin. Alright? So, yun lang naman guys for this video. I hope na-appreciate yung pag-share natin ng mga bagay-bagay at na-appreciate naman guys. Don't forget to like and subscribe at see you sa ating next video. Maraming salamat.